Sa mga selfie ng 17 anyos na si Ersan, sinisiguro niyang parating hindi kita ang kanyang ngipin. Hindi raw kasi siya makangiti dahil sa itinatago niyang lihim. Ang ngipin daw niya kasi hindi lang tumubo sa kanyang gilagid, pati na rin sa loob ng kanyang ilong. 8 taong gulang daw si Ersan nung una siyang nakapang maliit na bukol sa kaliwang bahagi ng kanyang ilong na sinliit lang daw noon ng butil ng bigas. Pero habang tumatagal, napansin niyang lumalaki ito. Tipong tumataas yung parang puti, tapos lumalaki pang butas. Hanggang po sa may lumabas na po na puti, yun nga ang ngipin. Tapos hanggang unti-unting lumalaki, tinitingnan ko pa sa salamin. May sumisili po. Sa kanila talaga, wala kang pinagsabihan? Wala po. Kasi yun nga kinakatakot ko eh. Pag nalaman nila, baka yun dahilan ng bully. Sabi ng mama ko, nung iluwal pa lang siya, may ipin na daw yan na maliit na tumubo dito sa gilagid niya. May nakakapa na silang matalim dito. Hindi katulad nung normal na baby na pagkapanganak wala pang ipin. Siya meron na, may nakakapa na silang matalim sa gilagid niya. Dahil dito, madalas daw sumakit ang kanyang ulo, naapektuhan pati ang kanyang pananalita. May ilong ko, tapos yung mga ngipin ko, sumasakit. Minsan po, lagi ako natutulog kasi nahihirapan na magsalita. Baka nga po mapansin. Minsan po, nakayoko pa ako magsalita. Lagi pa ako may dalang panyo. Hininga na rin ni Ersan ng tulong ang kanyang ate sa Bulacan. Nais niya kasing mapabunot ang 9 taon nang nakatago niyang ngipin sa kanyang ilong. Nagkakaroon na po ako ng gusto sa mga babae. Nahihiya pa ako makipag-usap sa kanila. Wawalan pa ako ng lakas ng loob na lumapit. Kaya nag-desisyon pa ako na lumabas para lang po ipag-amot to. Sabi ko, pag-ipunan muna kasi kami din naman, ipon kami magkakapatid para sa kanya. Nag-OT sa trabaho, kahit ayokong pumasok, kailangan. Nagpa-check up na po ako sa mga clinic. Yung mga sagot nila, hindi nila kaya kasi kakaiba daw tong case. Wawalan po ng pag-asa. Parang iniisip ko na di na ako makakapasok. Lumapit sila kay Dr. Faye Pasha at Dr. Gerald Hernandez. Sa initial findings ni Dr. Hernandez, ang kaso ni Ersan tinatawag na ectopic tooth eruption. Ectopic meaning hindi siya tumubo sa normal location ng ngipin. For Ersan's case, it was his central incisor na tumubo sa kaliwang ilong niya. Central incisor, yun yung ngipin natin sa kinakagitna. The possible causes ng mga ectopic tooth eruption, pwedeng wrong timing ng pagtanggal ng primary dentition or what we call milk teeth. Sometimes, related siya with developmental disturbances such as cleft palate or bingot. Like for Ersan's case, medyo rare pa kasi completely talaga embedded sa ilong. Ang iniiwasan natin kasi dyan is yung infection. Since hindi siya nalilinisan, so may chance pa rin siyang ma-infect. And iniiwasan natin is yung cellulitis. Parang mag-i-infect yung mga supporting tissue, yung mga spaces. And very dangerous yung pag nagkaroon ng infection dun sa dangerous triangle of the face. Yung dito yun. Kasi medyo connected yun sa papunta na sa brain yun. Kaya nito lang May 23 ini-schedule ang kanyang pagpapabunot. Una munang nilinis ang kanyang ilong, nilagyan ng anesthesia ang kanyang gums, at saka tinanggal ang ipin. Pagkatapos, itinahi para magsara ang parteng inoperahan. Ang buong procedure umabot lang ng 1 oras. Sinisiguro ni Dr. Hernandez, hindi natutubong muli sa kanyang ilong ang ngipin niyang pasaway. Dahil permanent teeth na yung tinanggal natin kay Ersan, hindi na siya tutubo ulit. Bigla pong lumuwag yung paghinga ko. Masaya po kasi wala na sa gabal. Kaya ko na pong harapin yung crush ko. Si Ersan, parang nabunutan din ng tinik sa pagkakabunot ng kanyang ngipin sa ilong. Hindi na lang siya nakahihinga ng maluwag ngayon. Nakakangiti na rin.